Hello mga ka-cycle, ngayon ang pagkating topic ngayon mga ka-cycle ay tungkol sa isang isang gamit namin na kakaiba mga ka-cycle. At kung hindi nyo itatanong mga ka-cycle, ang laki ng tipid namin kay isang pagkainan natin isang machine o tools. Hello mga ka-cycle, kayo ba ay mahilig sa mga DIY na gawa? Pwes, ito panoorin nyo ang video hanggang sa dulo mga ka-cycle. At meron akong ipapakita sa inyo mga ka-cycle. At huwag kayong mainip. Andiyan na. Hello mga ka-cycle, ngayon ang topic ngayon mga ka-cycle ay tungkol sa isang isang gamit namin na kakaiba mga ka-cycle. At kung hindi nyo itatanong mga ka-cycle, ang laki ng tipid namin kay isang pagkainan natin isang machine o tools. Ngayon pag-uusapan natin kung paano namin ginawa mga ka-cycle, paano ginawa ng aking kuya. At ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga materialis, kung ano yung mga ginastos at saka anong kung saan nanggagaling mga ka-cycle. Eh, ito na mga ka-cycle. Ayong sabi ko nga sa inyo na bench grinder mga ka-cycle. Ayun nga, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga parts, mga components. Ito mga ka-cycle, DIY lang to mga ka-cycle. Ayan, kita nyo naman, halata naman DIY, di ba? Ang unang-una namin ginawa, naghahanap kami dun sa aming paligid, may mga nakita kami doon, mga nakatambak lang, hindi naman napapakinabangan. Kaya ito, nag-isip kami ng isang bagay na mapakinabangan namin. Ito na nga yun, nakita namin sa aming bakuran, may isang washing machine na hindi na nagagamit. Kaya kinuha namin yung motor ng mga ka-cycle, ito na siya ngayon. Ginawa namin, nilagyan namin siya ng bracket muna. Ang una, gumawa muna kami ng isang, may nakita naman kami ng isang rim or mugs. Mugs na isang four wheels mga ka-cycle sa kotse. At ngayon, yun ang ginawa namin, stand. At ilagyan siya ng bracket. Tapos, mga tubo lang yan mga ka-cycle. Simple lang siya, simpleng-simple lang. At least nagagamit siya. Yan siya. Tapos, ayun, ito na yung connection ng mga ka-cycle. Simpleng-simple lang din yan, para hindi siya napapasa. Yung switch nga lang ng ilaw ginamit to. Mamaya, testingin natin tong aming DIY bench grinder mga ka-cycle. Ang size pala nitong talim niya mga ka-cycle, ayan ang size. Kita ba? Yan yun sa fine, pino. Tapos yung sa alap. Yung kita. Ito pala. Yan ang size mga ka-cycle. Ang nilagay namin ito mga ka-cycle ay thread rod lang po yan mga ka-cycle. Kasi kapag nagpapagawa tayo sa machine shop, mahal yun. Mahal pag nagpagawa sa machine shop. Kaya ginawa namin, full thread. Tapos ina-align lang ng kuya ko. Kung paano niya nagawa. Ginagamitan ng thread rod, nut, tapos pulley. Tingnan yung ginawa ng pulley mga ka-cycle. Galing din sa bike yan mga ka-cycle. Yung mga hindi na nagagamit, yung magapang kalakal na siya. Ayan yun. Kung tutusin, halos na lahat, halos na parts na nandito ngayon, halos kalakal lang yan. Kahit nga itong motor na to, kalakal na to eh. Tapos yung motor, yung capacitor naman ng motor na yan, yun din yung ginamit namin mga ka-cycle. Ayan.
Yan siya. Ayan. Tura niya. Simpleng-simple lang, di ba? Napaka-simple lang, mga kasaykil. Kasi kung bibili ka nga naman ng ganito, medyo mahal din yun. Ayan, kung itatanong nyo magkano ginastos ko niyan, ang binili ko lang talaga nito, ito lang. Yung dalawang talim. Yung dalawang yan. Siguro, gumastos ako, mga sabihin na natin, mga 500. Yan lang. Kasi, mga kalakalaman yan, mga kasaykil eh. Yan. Saksak natin yung ating DIY bins grinder, mga kasaykil. Yung stand pala nito, mga kasaykil, galing sa tubo yung mga kasaykil. At ginawa sa stand. Tapos itong pinakadulo na stand, hindi nyo ba napapansin yung ating mga tinatapon na ano, bottom bracket? Ayan yun, mga kasaykil. Ayan yun. Ayan, apat. Bottom bracket yan, mga kasaykil. Ayan. Walang masasayang. Tapos, itong ano naman, pinaka-protection niya, tubo din yan, mga kasaykil. Tubo siya, tapos ginawa siyang malapad. Ayan. Napakasimple lang. Ah, diba? At least, nagagamit. Ayan, titestingin natin ngayon, mga kasaykil. Ah, pandarin natin yung ating DIY bench grinder. Ayan na. Pandarin natin. Yep. I-assess natin yung power switch. Ayan na. Ayan, ayan na yung under niya, mga kasaykil. Alam siya kasi hindi pantay yung siminto. Ngayon, mga kasaykil, testingin natin yung ating DIY machine, mga kasaykil. Ayan, subukan natin tong isang bakal na to. Yung aming pansinsil, mga kasaykil. Mga kasaykil, ito na rin yung ginagamit kong paggumagawa ko. Kanyari, mayroon akong mabawasan. Dito ako nag-grind, mga kasaykil. Kasi, minsan, hindi kaya sa ating grinder na ano, yung maliit. Kaya, minsan, dito ako nagpapap. Mabilis kasi dito, mga kasaykil. Para ka na rin nasa machine shop. Da, gagawa pa tayo ng madaming video, mga kasaykil. Abangan nyo lang sa susunod ng mga video, meron pa tayo ipapakita ang mga video tulad ng ganito, yung mga DIY, mga kasaykil. Ito palang ma-i-upload gawa nung inaayos pa, mga kasaykil. Sana makatulong sa inyo, mga kasaykil. Hanggang sa susunod ng ating video, mga kasaykil. Paalam!